isa sa mga very common New Year's resolution ang saving up money for whatever goal you have for the coming year. But most of us can't seem to find an effective way to make this annual resolution work. Kaya at the end of the year, naku, wala ka ring ipon. Kaya bilang paghahanda sa paparating na bagong taon, alamin natin kung may mga savings plans nga ba tayo na pwedeng gawin para mas makaipon tayo next year. Tutulungan tayo dyan ni Mr. Armand Benko, ang Executive Director of Colaico Foundation. Hi, Armand. Good evening. Yes, good evening. Thank you for having us here. Yan, ako. O, eto na. Muna, mga PARS. Ang unang tanong, mga PARS, kayo ba may mga savings o may conscious effort ba on your part to manage your finances para syempre makapag-ipon? Meron naman. Sa aming mga police, may mga, tulad na sinasabi, kanina pag-usapan namin sa amin yung PSMBFI. Ano mga, yun? Sarili niyo parang bangko? Insurance namin sa PNP. Pero okay. Insurance siya, life pero insurance? Pero may ano pa rin, pwede ka pa rin mag-save ng money doon. Ito, doon sa ng savings mo? Ganun din po. Bali, parang insurance namin yun, pero at the same time, savings po siya. Kasi nakakalungkot sa mga pulis, mga sundalo, bombero, hindi yan nila inaalok o nilalapitan ng mga insurance companies. That's to right. Get, kasi high risk yung mga trabaho nila. So, yes. So among themselves, sa military, sa pulis, sa pati sa mga bumbero, ano, meron silang mga asosasyon, meron yung mga naririnig natin, AFSLY, yung sa pulis ay PSMBFI. Yes, yun. Mahirap kasi. So, nagbakas-bakas sila for their financial requirements from insurance to savings to investments, even na debts din yung utang. Okay. So, pwede rin silang maka-avail ng mga loan facilities. Opo, sir. Pero siguro, paalala ko lang yung limang activities when you want to manage your personal finances. Okay. You earn. Yes. Kumikita. Nagpa-plano. Financial planning. Kaya nandyan. Nandyan yung gumagastos. Spending. Nandyan din yung investing. Nagpapalago. Panglima, yung saving. Walang mas importante dyan, lahat yan equally important. Earning, planning, saving, spending, investing. Unfortunately, doon sa lima na yon, maaaring kumikita na kayo, nagpa-plano, pero pinatatamaran yan kasi ang financial planning, isa lang naman ang requirement dyan eh. Hindi yung tama yung na-plano mo, kundi naisulat mo yung plano mo. Nakakalimutan kasi nung iba, basta nasa isip lang nila, akala nila nagplano na sila. Eh, nangangarap lang yun, hindi nagpa-plano. Ang plano, kailangan nakasulat. Miskin na sa kapulisan, eh, di ba? Marami silang reports na ginagawa. Kailangan nakasulat. Doon sa lima na yun, saving ang pinakaayaw ng tao. Hindi lang ng kapulisan, hindi lang tayo. In general, hindi lang Pilipino. In general, doon sa lima na yun, saving ang pinakaayaw. Kasi bibilin mo na yung gusto mo o kailangan mo, magtitipid ka pa. Eh, kailangan or gusto mo na yun. Yung spending, paborito naman natin yun. Parang, yes! Parang expert tayo lahat doon. Investing, doon naman tayo manghang-mangha. Doon tayo gustong pumasok. Doon tayo nagsubok, naloko, or nasubok, hindi naintindihan. So, doon sa lima na yun, iba-iba yung approach o atake dapat. Kung gusto natin makaipon, hindi saving plan, spending plan. Kasi yun ang parang nire-reverse psychology mo yung sarili mo. Medyo ididikit-dikit ko para magresulta meron pa ring ipon. Okay. Unang-una na kailangan gawin sana kung miskin na hindi kayo makaipon, miskin na hindi kayo makapag-invest. Sa darating na bagong taon, isa lang ang New Year's resolution na magiging very effective, follow your money. Ano yung sabihin ng follow your money? Sa bawat araw na pumasok ang pera, lumabas o lalabas ang pera, ilista lang natin. And, oh God, ginawa ko yan dati. It's so depressing. Wala kayong gagawin na pagtitipid. Lista nyo lang, perang pumasok, perang lumabas. Every day. Ang ililista, ano yung pinaggastosan, magkano, kailan, at yung pinaka-importanting tanong para mawala yung depression na susi, bakit ginastosan? Yes, yes. Bakit ginastosan? Kasi nagugutom ako. Gusto ko lang. Tsaka dapat medyo totoo. Bakit ka nagkape doon sa mamahalin na coffee shop? Kasi nandoon yung iniayabangan ko. Kasi may sticker doon. For my planner. So, ilagay nyo yung totoo. Ang dahilan. In the next 100 days of the new year, three months, mababago nyo ang buhay pinansyal nyo. Meron pang mga gagawin doon. Pag araw-araw mong nililista, every week naman, ile-label mo. Meron kasing tatlong klaseng gastusin to simplify things.
sa English siya sasabihin, mas maganda sabihin, must have, kailangan gastusan, better to have, yun yung meron ka nakasanayan pero ginastusan mo pareho pa rin pero mas mahal kasi mas iba para mas mabilis, mas maganda, mas malakas. Mas komportable. Kinuari transport, transportation. Nag-jeep ka, yun ang kinakasanayan mo, must have. Nag-taxi ka, better to have yun. Wag kaya importante nila, lagyan mo ng detalye. Yung panghuli, like to have. Like to have. Must have, better to have, like to have. Every week, i-label mo yung mga gastusin mo na yun. Mapapansin nyo, every 2 weeks, kung i-review nyo, baka mas marami yung like to have. Siyempre, like to have nga eh. Sinunod nyo yung better to have. Bubulaga sa inyo, baka pinapangutang nyo pa yung must have. Pambayad ng kuryente, inutang. Pambayad ng matrikula. Grocery, yun ang pinapangutang. So, ikaw mismo, walang kailangan magsabi sa'yo. Mapapaalala sa'yo, tatlong klaseng gastusin, ano ang prioridad mo. Hindi na kailangan ng libro, hindi na kailangan ng seminar. Makikita mo na sa sarili. Actually, mag-isa ka nang magbabago pag nakita mo na siya, eh, di ba? Parang yung trend siguro ng paggastos mo, ng pera, makikita mo na siya doon na parang may mali. Nagli-lean towards something siya o hindi siya balance. Tsaka pag habang ginagawa mo yun, pag may asawa na kayo o magulang mo, parang habang ginagawa mo, tingin ka ng tingin kung meron nakakakita doon sa ginagawa mo dahil nagigilty ka nga, aside from being depressed. Or habang palapit ng palapit na yung 100 days, nawawala naman suso yung depression. Uh-huh. Yung ano, dahil nakikita mo, nababawasan mo yung like to have, nakokontrol mo, na-improve na. Naturuan mo na yung sarili mo. Yung sarili mo. Walang ibang mas makakapagturo sa atin, kundi sarili natin. Eh. And the experience. Totoo. The experience. Kailangan mo kasi siyang maranasan. Correct. Just follow your money in the next 100 days. 3 months lang po yun. Pagdating ng summer, iba na yung pananaw nyo sa inyong kaperahan at siguro mas magandang paghahanda sa darating na Christmas sa susunod na taon. Pag sa mga kids naman, how can kids start saving next year? Well, una, the parents should be good role models, di ba? Kasi pag yung pinipilit natin sa mga anak natin, start saving, papasulat pa ng ibang magulang yan, di ba? Sa New Year's resolution nila, makikita naman nila yung magulang malustay sa pera. So, first, the parents should be good role models. Second, huwag kayong pumasyal sa mall. Or, merong isang bangko, nandoon siya sa mall, kasi sila rin yung may-ari ng mall na yon. Puntahan niya yung bangko para makita ng bata, as young as 7 years old kasi, pwede na mag-open ng bank account. So, yung mga kiddie savers account, yung mga ganun. Para makita ng bata na yung pera, merong ibang pwedeng puntahan kaysa doon sa kahera ng mall. Pwede siyang pumunta sa isang teller at magugulat siya. Yung 7-year-old na lalaki o babae, babatiin siya ng good morning, sir, good morning, ma'am. Magugulat siya. Hindi ko to kamag-anak, pero parang mahalaga ako sa kanya. Oo. Kasi marami na kami nakita mga bata, ayaw nilang galawin yung pera nila. Gusto nilang ibigay doon sa teller, either... Siguro wala pa namang mali siya yung 7 years old na maganda yung teller, pero nararamdaman niya na pinapahalagahan siya. So hindi lang sa tindahan dinadala yung pera. Tama. Siguro sir, after Christmas may mapupuntahan. Totoo nga. Yes, sana. Kasi sana napamaskuhan nila. Yes. Meron kaming isang laging pinapasa sa mga magulang or sa mga bata na kaugalian. Pinaraktis ko to doon sa dalawa kong anak. Noong sila mga 10 years old, naging patakaran ko na sa bahay. Bawal nilang gastusin yung pera na nakuha nila, hindi galing sa papa nila. Meaning, ang pwede lang nilang gastusin na pera sa buong buhay nila bago sila mag-18, yung galing sa magulang nila. Yung mga nahot-hot nila sa ninong-ninong nila, mga Ronaldo, yung mga nakuha nilang reward, nakuha nila, they earned dahil nagpintura ng gate, mga chores, binayaran sila ng kapitbahay. Lahat nun, hindi nila pwedeng gastusin. Yung pera na yon lalagay lang nila sa isang investment instrument. Kung ano ang kitain nun, yung mga luho nila, hindi ko napakikialaman. Basta wag illegal, wag immoral. Cellphone, damit. Nung magiging teenager, yung mga gimmick-gimmick na nila. Pwede nilang gamitin. Yung interest lang. Yung kita o interest noong kanilang pera. Pero yung pang-araw-araw nila, weekend na lumabas sila, galing dapat doon sa pera na binigay na allowance, na tinipid nila. At magkasya po sila doon. At magkasya sila roon. Ang gagaling, ha? Pero bilang magulang, mag-ingat din tayo.
na lalo na pag regular household chores. Yes. Wag na hindi dapat bayaran. Oo, kinari yung they fix their bed. Yes. Oh, ganyan, oh. Mag-set ng table. Kulang yan. Na lang mag-toothbrush, babayaran mo pa. Oh, hindi naman dapat sa buro, di ba? So, wag natin gawing pera lahat ang nagpapagalaw. Baka isisinil lahat may kapalit na salapi. Hindi na sila gagawa ng anything na bukol sa loob nila. Right. Sir Armand, maraming salamat. Thank you very much. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.